No Stephen Curry, no Klay Thompson, no Draymond Green, no Andrew Wiggins para sa Golden State Warriors, no Donovan Mitchell naman para sa Cavaliers. So ang Cavaliers of course ang may best chance to win. Pero you never know mga idol dahil this is the defending NBA champion. Kaya naman sa first quarter ng laban, si Jordan Poole talaga ang nanguna para sa kanyang team with already 9 points in 2 minutes. Pangsagot nga yan sa 8 points na itong Cavaliers. And we can probably call this a dream start para sa Golden State Warriors dahil nga kahit wala ang kanilang big hitters sa lineup ay napakaganda pa rin ang kanilang umpisa sa quarter na ito. Lahat ay nag-step up sa offensive end, tapos lahat ay tumulong din sa defensive end na gana namang naramdaman ng Cleveland. Lumamang pa nga sa huli ang Warriors dahil hindi nga sila magmintes sa long ball. 7 out of 9 sa 3-pointer, 78% shooting, kaya naman meron silang 33-28 lead after the first quarter. Second quarter, hindi pa din humuhupa ang hot shooting ng Warriors. PBJ at Kuminga tig isang 3-pointers. Sinamahan pa nga ng 8 points neto ni Ty Jerome sa unang 4 na minuto, meron na silang 9-point lead, 45-36. Pero matapos yan, ang Cavaliers ay gumawa nga ng kanilang sariling run, 6-1 run para gawing 3-point game. Kaso nga mga idol, ang Warriors are too hot mga idol, back-to-back 3-pointers na naman. At nakuha na nga rin ni Jordan Poole ang kanyang 4th 3-pointer para tuluyan ng ilayo ang Cavs team na patuloy niyang dumidikit. Tumulong pa nga ng 1 more 3-pointer sila, balik 9 points ang lamang ng Golden State. Pero at the end mga idol, ang persistent Cavaliers ay nababa nga ang Warriors lead at 64-58 na lang ang ating score after the first half. Third quarter, sabi ng Warriors sa Cavs, we are not done. 8-2 run mga idol, Ty Jerome at JP ting isang 3-pointer. At grabe nga talagang hindi magmintes ang Golden State dito. Back-to-back 3-pointers para nga gawing 15-point lead yan. Matapos ng short scoring answer neto nila Darius Garland at ang Cavaliers. Tapos dahil pa sa great defense nila, naging 20-point lead na nga ang kanilang inawakan at grabbing 25-10 third quarter scoring run ang kanilang pinakawalan. Pero ang walang sukong Cavaliers dahil sa paunguna ni Darius Garland at Kevin Love, binaba ang 20-point lead ng Warriors down to 10 points with just 1 minute left. And after 3 quarters, 98-86 ang ating score, Jordan Poole 26 points na, Garland may 24 points naman, at ito nga si Jordan Poole pinagalitan pa ni Coach Kerr matapos ng kanyang hindi matalinong offensive foul in the last seconds. Fourth quarter natin, matapos ng run ng Cavaliers at the end ng third quarter, Warriors naman ang gumawa ng run sa umpisa at binalik sa 15-point lead ang kanilang kalamangan. Bumawi na nga rin si Jordan Poole sa kanyang team matapos ng kanyang costly turnover sa third quarter. Pero in the 6-minute mark, eto nga ang team ng Cleveland Cavaliers ay successfully na ibaba muli ang lamang ng Warriors to 10 points. At ang Cavaliers naka-break na nga finally sa single digit, 114-106 with just 3 minutes left in the game. 3-pointer pa neto ni Levert at naging 5-point game na lang. Pero dahil nga sa clutch 3-pointer ni Ty Jerome, nagbigay ito ng breathing room para sa Warriors hanggang sa last 32 seconds, 120-114 ang score lamang pa rin ng Warriors. Pero dahil nga hindi na nakashoot itong si Darius Garland para nga idikit, etong ang kanyang team ay nanalo na ang Golden State Warriors 120-114. Si Jordan Poole ang nanguna mga idol with his 32 big points and 2 assists. Tumulong din itong clutch player na si Ty Jerome with 22 points and 8 assists sa kabilang team. Garland 31 points and 10 assists. Caris LeVert meron namang 22 points. Tuwang-tuwang at napayakap pa itong si Stephen Curry kay JB matapos ng kanilang panalong ito. Grabe nga mga idol, wala ang kanilang apat na starter pero panalo pa rin ang Golden State.